there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
Ganap ng 11:40 ng tanghali at ito. Ito yung pinupurmahan na mas malapit sa camera at nakapagtayo na ng square hole. Itong square hole, apat na poste na yan tapos may mga bracing. Ang diferensya dito sa ginawa namin na to, nahirapan pakuhan gawa ng ito yung tinumba na kay Mito, strapple. Sobrang tigas ng kahoy na yan habang natutuyo. Kaya ito, ang gagawin na lang dito mamaya, i-align, ilalagay sa hulog. Yan, at lalagyan ng mga dowels para buhusan. Itong dito sa kabila, bali tatlong set yung kinalas namin. Ito, naayos na yan. Nakaposisyon na. Ito yung square hole, tapos may mga ano na siya dyan. Nakahulog na yan, nakasinturo na siya ng mga kahoy. Ito, sa ilalim yung isa. At sa ibabaw, meron na rin siya mga dowels. Bali, ang ginagawa na lang dito ay ito. Tatakpan niyang sa ilalim na poste. At bubuhusan. Ito sa kabila, nayari na rin. Ito, yari na rin yan. Bali, dowels na lang. Yung mga dowels, yung mga bakal, ito, kagaya nito. At ang spacing lang nito, 46 cm. Dahil gusto ng may-ari ay kada dalawang patong ng hollow blocks. Ang lagay ng hollow blocks. Kadalawang patong sinturon, kaya 46 lang, nag-spacing kami ng 23 cm sa hollow block. Ito, ready na yan, bali dowels, tapos buhos na mga pag-resume ng alauna at bubuhusan na yan, bali tatlong poste. Tingnan din natin dito sa kabila. Ito naman yung binuhusan dito sa kabila na tatlong poste. Ito yung binakala namin kagahapon. Ngayon, binuhusan na siya. Nakabuhos na hanggang doon sa dulo. Bale, flat beam ang ginawa namin. Flat beam lang siya, kaya nakaipit. Ang taas nito ay 35 cm. Ang taas ng buhos. At ang lapad niya naman ay 5 inches. 1 foot. 5 inches yan. 5 inches ang lapad, 12 inches ang taas. Ang bakal na ginamit namin, bale, ano, 12 mm. Tatlong 12 mm ang nakalagay dyan. Ito, tatlo. At yan na muna ang update natin ngayon tanghali. At bali mamaya, bago maghapon, mag-update ulit tayo sa accomplishment. Yan na yung nagawa namin, nakapag-forma, abuhos forma ng beam. At kinalas namin yung nakaraan na tatlong poste ron.
Bali, yun yung plumb bob. Kailangan nakalain yung forma sa nylon. Yan. Bago i-fix ang isang side. Tapos natin itong busit ito. Pati itong isang side na ito, kinalalagay nila sa hulog. Bago lagyan ito. Ng stepper. Sa itaas at sa ibaba. Nagulat sa bus. Gulat yung aming master dito. Kala niya ibabagsak yun. Tapos tong ilalim lalagyan din. At yan. Kukunong sila tapos lalagyan ng mga alambre. Kagaya dito. Ito mayroong alambre para bantingin siya. Nakapako dun sa dito sa kabila at hinatak. Dun din sa kabila. Yan. Para kung saan kailangan at sa para ganyan
natin ay mahina. Lahat ganyan para di ipas bumuka. Ayun na rin, nakakasa na rin yung mga dowels. Dito sa kabila may mga dowels na rin. At magbubuhos na kami. Ito, nakapwesto na si Balong. Seryoso lang lagi oh. Sa sobrang init, para siyang nasa Saudi. Ayan. Buhos na kami muna. Time check, alas 4 ng hapon. At yan, nakabuhos na kami ng ito, isang poste. Pangalawa. At yun, kasalukuyang binubuhusan at itayo rin kami ng isang poste ron. Yan, buhusan namin yung puting. Makahabol pa yan. Bale, ito. Nailagay na yung parilya at nakapwesto na rin. Preparation na lang sa pagbubuhos. Pag natapos yung binubuhusan na yan, ito naman yung puting ng kolom. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.